Ladies and gentlemen, here's the longtime world champion tonight making his Las Vegas debut and the 10th defense of his title. Introducing the reigning IBF junior bantamweight champion of the world. Introducing Jerwin Pretty Boy Ankaha. Ngayong taong kasalukuyan ay ang taon na masasabi po nating pinakamasirableng taon para sa ating mga kababayan na buksingero. Dahil sa pumasok ang taong 2024 na walang Pinoy na buksingerong natira sa hilera ng mga kampyon o sa ibang salita pa mga idol, ay wala tayong mga world champion sa palakasang ito. Nung natalo, ang ating Unified Super Bantamweight World Champion na si Marlon the Nightmare Tapales sa kanilang naging undisputed match ni Naoya the Monster Inoue. Sa panahuna noon ni Pacquiao, ay hindi po nawala ang taong walang nakaupong kampyon dito sa ating mga kababayan dahil sa ibang level po kasi noon ang mga Pinoy na parang may malalim na pinanghugutan na kung saan eh hindi po nagpapatalo basta-basta nang hindi pa binibigay ang lahat ng kanilang makakaya sa laban. Na kung saan eh kahit natalo, ay mapapahanga ka pa rin dahil sa mararamdaman mo ang determinasyon nito sa laban. Na binigyan ng mapait na laban ang kalaban. Laban na masasabi po natin na talagang pang Mindanao po talaga ang datingan. Ngayon eh simula kasing natalo si Tapales kay Naoya Inoue, ay pagkapuot at isang pagiganti naman ang naging mitiin itong mga malalapit na kaibigan ni Tapales na kung saan ay isa nga pong malupit na pagiganti ang mangyayari ngayong taon dahil sa isa sa mga maituturing na kapatid nitong si Tapales na si former IBF Super Flyweight World Champion na si Jerwin the Pretty Boy Ankaha ay lalaban po sa isa sa mga Inoue. At ito na nga ay si Takuma Inoue na nakababatang kapatid ng 2-division undisputed world champion na si Naoya Inoue. Matagal-tagal na rin pong pinaghahandaan ni Ankaha ang laban na ito na kung saan ay ang kanyang mitiin ay ang magkaroon muli ng kampyon ang Pilipinas sa pagsisimula ng taong 2024. Malaki po ang tsansa na masungkit itong si Ankaha ang WBA Bantamweight World Title Belt. Ito po dahil sa kung atin po kasing sisilipin ang kanilang mga kartada ay lubang nakalalamang itong si Jerwin Ankaha sa laban na may kasalukuyang kartada na 34 na panalo, 3 talo, 2 tabla at may 23 na knockout sa kanyang 34 na naipanalong mga laban. Samantala ito namang si Takuma Inoue ay mayroon pong kasalukuyang kartadang 18 panalo, mayroong 1 talo at mayroon lamang 4 na nanakap dito sa kanyang 18 na ipanalong mga laban. Kung ating po sisilipin ang kanilang mga porsyento sa pagtapos ng kanilang mga kalaban, ay di hamak na mas mataas ang knockout ratio nitong si Ankaha mga idol na mayroon pong 67% lang naman mga idol na malayong malayo po sa 22% na tinataglay ng Hapon na si Takuma Inoue. At nakalalamang din sa experience ang ating kababayan dahil sa marami-rami na rin po kasing nagawang laban at mabibigat na laban ng ating kababayan na si Jerwin Ankaha. Kaya naman eh sa laban ito ay makakatala na po tayo na ang isang Pilipino naman ang magiging yamado sa laban. Laban sa pagitan ng isang kampyon na Hapon. Ngayon ay para masilip niyo po sa kung papaano nga ba lumaban itong si Ankaha, ay kaya naman iihahain ko po sa inyo mga idol ang isa sa kanyang mga nagdaan na laban na kung saan ay kanya pong nakaharap rito ang undefeated British boxer na si Hammy Conlan. Dumayo po ang ating kababayan sa bansang Britanya para sa gayon ay depensahan ng kanyang IBF Super Flyweight World Title Belt. Malaki ang kumpiyansa ng undefeated na ito na maiisahan niya ang ating kababayan. Pero ito pala ang magmimistulang bangungot para sa kanya na magiging dahilan ng kanyang agarang pagretiro bilang isang profesional na boksingero. WBO World Bantamweight title ended in 11 life changer. He needs the performance of his Korean woman, but he's got to put in the performance tonight. Michael is a rising young talent, and Michael's been boxing. Had some extraordinary battles, of course. Try and box this man, try and keep it long. Don't get into a toe-to-toe brawl. Nice little chopping right hand there from...
What's happened here? See what happened there. Yeah, no major. Is his knee gone? He just sank to the cap. Well, give it a go and try and run it off. A bit different here. Bago tayo magpatuloy ay hatid sa inyo ng isa sa mga legit na betting site sa buong mundo na Walixbet. Tuloy pa rin ang pamimigay nila ng 7,000 na bonus sa inyong first deposit. Pwede kayo tumaya sa anumang sports katulad na lamang ng boxing. Ang kailangan nyo lamang gawin ay pindutin ang link na iiwan natin sa description at comment section at gamitin ang promo code na DOGUTE para makuha ang bonus. Kaya ano pang hinihintay nyo? Register na! Straight off, so I'll shut up the moment that... I think so, John. He probably just nicked around and then with the count as well, then probably a 10-8. And there's always a question mark about whether or not he'd have the power to keep that Cajas at bay. That's why he just... At dahil nga po sa undefeated ay malaki pa ang kumpiyansa ng Brito na ito na kaya niyang makipagsabayan ng suntok dito sa ating kababayan. Gusto ipakita nitong si Conlan na siya ang magiging agresibong boksingero sa laban na ito na kung saan ay gusto niyang ipakita sa mga hurado na gusto niyang makuha ang titulo nitong si Ancajas. Pero hindi po magiging madaling laban ito para sa Briton, mga idol, dahil sa walang kaplano-plano itong si Ancajas na ibigay ang kanyang titulo pinanghahawakan. Of another huge round for the Filipino. More massive body shots coming in. Is he going to go down again? No, he forward and overreach, leave himself on. From here, it would be extraordinary. Already has been told once to keep his punches up. Nasilip ni Ancajas na mahina ang bodega ng Brito na ito na kanyang sinamantala para matapos ang laban. Halos hindi na po kinakaya ng Brito ang mga suntok ni Ancajas sa kanyang katawan. Kaya naman hindi mo makikita na gusto pang manalo ng undefeated na boksingerong ito. He is really hurting with this sustained body and Ancajas is in complete command. Left hand. Brave kid. It's hard to think of somebody currently around who's got more fighting. It's a measured left. Ngayon mga idol, ano sa tingin nyo? Kaya kayang matalo nitong si Jerwin Ancajas ang WBA Bantamweight World Champion na si Takuma Inoue? Comment nyo na po ang inyong magiging komento mga idol. Para sa gayon ay atin yan mapag-usapan dito sa ating comment section. IBF Super Flyweight Champion of the